unti-unti nang nagiging lopsided ang F2 Creamline rivalry dahil hirap na ngayon ang F2 na makaisa laban sa defending champions. Creamline dinurog ang F2 Logistics kahit na present si Coach RAMIL. 4 straight wins over F2. Creamline undefeated. Ivy Laksina at Myla Pablo no impact. Pero bago yun mga ka-Vheadz, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Walang patawad ang Creamline Cool Smashers kahit nagaling sila sa cardiac game laban sa Petrogas. Bago naman ang game, nakita sa isang litrato ang dalawa sa best UAAP volleyball coaches na sina Coach Ty Bundit na halos always present at ang unang attendance ni Coach RAMIL de Jesus this conference wearing F2 shirt. Anyway, hindi nagpatinag sa mga returning faces ng F2 ang Creamline at may bago silang muling pakulo. Even with Valdez, Morado de Guzman, and Domingo not playing for Creamline. Ito ang unang beses na naging starters ng Creamline this conference ang Carlos Galanza Pons Trio na naging effective para sa pink shirts. Nanguna muli ang reigning MVP na si Tots Carlos para sa straight sets victory ng Creamline over F2, 25-19, 25-21 at 25-16. Sa umpisa ng match, frozen pa ang galaw ng Creamline at mainit agad ang F2 Logistics with an early lead 5-2. Pero simula nang tumapak si Tots Carlos sa service line ay hindi na nga nakagalaw ang cargo movers. Buhat pa niya ang Creamline sa umpisa pero nang lumikod si Carlos sa back row ay naging unstoppable na rin ang kanilang front line scoring 15-2 run. Gumanti naman ang F2 after mag-timeout ni Coach Regine Diego matapos pahirapan ng reception ng Creamline targeting Gemma Galanza. Nakadikit ang F2 pero effective ang double sub ni Mafe Galanza at Mitch Gumabaw para sa set winning point 25-19. Tuloy ang init sa laro ng Creamline sa umpisa ng second set with Carlos and Pons leading the pink shirts, dagdag pang maraming errors ng F2. Silver lining naman para sa cargo movers ang kanilang middle production dahil activated si Majoy Baron at magandang bunot din si Joy Dacoron over Abby Maranio. Ibinilik na rin si Jolina De La Cruz dahil hindi effective si Myla Pablo pero kapos pa rin ang F2 sa opensa. Lumobo nga ulit ang kalamangan ng Creamline lalo na nang magising na ang game ni Gemma Galanza and activation kay Pangs Panaga. Dumikit naman ang F2 Logistics within 2, 2018 dahil napuwersa nila muli ang reception errors ng Creamline. Pero nakarecover na madagad ang Cool Smashers with a finisher from Tots Carlos 25-21. Tuloy ang pagragasa ng Creamline sa set 3 kung saan patuloy naman nag-a-adjust ang F2 Logistics. Inilipat na nga sa opposite position si Aragalang habang si Shola Alvarez ang starting open hitter at pinagsimula na rin si Kim Fajardo. Wala namang awat ang opensa ng Creamline at pati nga ang setter na si Kyle Negrito ay pumupuntos from attacks and service. Gumawa pa ng impact si Panaga sa endgame to widen the gap at tinapos ni Bernadette Pons ang game 25-16. Malaking bawi matapos ilang beses siyang mablock. Player of the game si Kyle Negrito with 20 excellent sets and 7 big points. Top scorer si Tots Carlos with 15 points and 11 digs. May 11 kills naman si Gemma Galanza also with 6 receptions. May tig 7 points naman si Napangs Panaga at Bernadette Pons. While for F2, nanguna si Jolina De La Cruz with 8 points and 6 receptions. At si Aragalang with 7 points and 7 digs. May 7 points din si Majoy Baron, habang hindi naman nakapunto si Myla Pablo. At may 3 points lang si Ivy Laksina malayo sa kanilang previous outputs versus Creamline. Abante ang Creamline sa lahat ng stat sheet bukod sa blocking at reception. Dahil sa panalo ng Creamline, mananatili sila sa number 1 spot with 6 wins and no loss. 100% ang kanilang winning percentage dahilan para sila manguna sa standings. Ito na ika-6 na sunod na panalo ng Cool Smashers this conference at ika-4 na sunod na panalo naman laban sa F2 Logistics. Bababa naman ang kartada ng F2 sa 4 wins and 3 losses. Bumaba sila sa number 7 behind Petrogas Angels. Susubukang bumawi ng F2 Logistics ngayong November 16, 4 PM laban sa Signal HD Spikers. Crucial na nga ito sa kanilang final 4 hopes considering na 3 losses na nga ang F2 at meron pa silang Signal, Choco Mucho, Cheritigo, and PLDT.
Susubukan namang i-extend ng Creamline ang kanilang winning streak sa pito laban sa PLDT High Speed Hitters ngayong November 18, 6 p.m. sa Cagayan de Oro.